Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Hindi mawala ang kaba sa dibdib ni Helena nang sumunod na mga araw ay may deliveries pa rin ng mga bulaklak siyang natatanggap. Natatakot siya dahil baka bigla siyang puntahan ng lalaki. Wala naman siyang alam na atraso dito at sadyang ayaw niya lang maging komplikado ang lahat. Gusto niyang mabuhay ng tahimik at ibuon sa limot ang nagawa niya. Halos mapatalon siya nang biglang lumitaw si Elisa sa harapan niya nang isarado niya ang kanyang locker. Helena, pagugulat nito sa kanya. Tumilapon tuloy ang hawak niya at nagkalat sa sahig. Di pungas kang bruha ka? Aatakihin ako sa puso? Visit ka? Aniya at hinawakan ito sa buhok sa kabahagyang hinila. Aray naman! Protesta ni Elisa. Binitawan niya rin si Elisa at magkasamang pinulot ang mga nahulog niya. Huwag mo kasi akong ginugulat, nakakainis ka. Pairap niya ang sabi sa kaibigan. Pasensya na, excited lang ako dun sa text mo. Anong meron? Ayun, may nagpapadala ng bulaklak. Oh, tapos? Akala ko ba binasa mo yung text ko? Pagtataray niya. Oo nga, binasa ko. Inuulit ko nga lang, baka mali ako ng pagkakaintindi. Baka ako assuming ka lang, baka hindi siya yun. Sure ako na siya, kasi sabi sa card na kasama ng bulaklak, I really enjoy the time we spent together. I hope you're feeling well. See you soon. Oh, English yun ha? Aniya kay Elisa. Nalaki ang mga mata ni Elisa. OMG! Patiling sabi nito, sabay takip sa bibig. Kinikilig ang bruha. Anong gagawin ko? Sana wag siya magpapakita. Ayos na ako sa pabulaklak. Sana walang showing. Diyos ko Lord, papapatay ako ng mga kaibigan ko, lalo na si RC. Nag-aalala niyang sabi. Ano naman kung showing si Guy? Bakit? Sasabihin niyo ba agad kay RC na may nangyari sa inyo? O kaya in case lang naman, di sabihin niyo na lang na nagkakilala kayo dito sa club, di ba? Wala ka talagang common change. Wika nito sa kanya. Baka common sense. Pagtatama niya sa kaibigan. Ayun tama, common sense. Yun dapat ang sasabihin ko, naunahan mo lang ako. Palusot ni Elisa. Pero oo nga naman, bakit hindi niya naisip ang palusot na iyon? Ang slow mo talaga, Helena. Ang problema lang, kung makikioperate ba ang lalaki kung sakaling magpakita ito at makilala ni RC. Maiba ako, kilala mo ba yung lalaking nakasama ko? Curious lang ako kung sino siya. Diba bawal ng ungkating yan? Kasi nasa kontratang pinirmahan ninyo na once na... Ano nga yun? Tanong nito with matching finger snapping. Transaction finish. Pagpapatuloy niya sa sinasabi ni Elisa. Ayun, once the transaction finish, kalimutan na. Paalala ni Elisa. Hindi ka pwedeng maghabol. Teka, huwag mong sabihing buntis ka na agad. Sira, hindi naman ako maghahabol. At anong pinagsasasabi mong buntis agad? Baka nakakalimutan mo, may pinaunong kang gamot sa akin. Oo nga ano, wala ka talagang planong maghabol? Wala nga, wala akong balak, pero mukhang siya meron, kasi dapat wala nang pabulaklak, di ba? Patay na, malaking ang problema yan pag ginulo ka niya. Iba kasi ang alindog mo bakla, pak na pak. Sa sobrang ganda at sexy mo, baka tinamaan si Guy. Effortless ang beauty mo, Dai. Nanlalaking mata nitong sinasabi. Patay na nga siya. Lagot siya kay RC at sa nanay Esther niya. Dahil ang buong akala ng mga ito ay galing sa isa sa mga kaibigan niya ang pera. At nangako siya sa mga ito na hindi gagawa ng ganoong bagay. Ngayon pa lang ay kailangan niyang mag-isip ng palusot. Huwag mo nga akong pakabahin, Elisa. Sana lang hindi pumapatol sa pokpok ang lalaking yun. Aray ha, makapokpok ka naman. Putol ni Elisa sa sinasabi niya. Sinabi ko bang ikaw? Abnormal ka rin eh. Sinasalo mo yung hindi naman para sa'yo. Ang ibig kong sabihin, sana hindi siya magka-interes sa akin.
pagtataray niya sa kaibigan. Bakit? Pokpo ka ba? Walang pakundangan itong sabi. Nag-init ang buong katawan ni Helena sa hiya. Naikwento niya kasi ang natatandaan niya ng gabing iyon kay Elisa. Wala pa naman talagang filter ang bunganga ng isang ito. Ang layo ng sagot mo. Natigil sila sa pag-uusap nang may pumasok sa locker room. Elisa, tawag ni Andrew, isa sa mga kaibigan nilang bouncer sa club. Napatingin sila pareho. O bakit Andrew? Tanong ni Elisa. Tawag ka na sa labas, marami ng customer. Ikaw din Helena, tara na, at marami nang nangangailangan ng server. Sabi naman ni Andrew. Ah sige, sunod na kami. Aniya at saka inayos ang uniforming white-fitted long sleeve na nakatak-in sa black-pleated na miniskirt at pinaresan ng Chelsea boots. Sabay silang lumabas ng locker room. Sinalubong sila ng usok at ingay ng paligid. Marami ng customer. May mga nakaupo na sa ilang lamesa at may mga sumasayaw na rin sa dance floor at umiinom sa bar counter. Kung baguhan ka at hindi sanay sa club, ay mahihilo ka sa iba't ibang kulay ng ilaw at usok. Isama pa ang napakaingay na musika sa buong paligid. Malaki at maluwang ang club. Kaya mag-accommodate ng 100 tao. May malaking dance floor sa gitna at mahabang bar counter sa left side ng club. May VIP rooms din sa second floor na pwedeng i-rent ng mga VIP members ng club. Pinagbuti niya ang trabaho kahit minsan hindi maiiwasan na may mga bumabastos sa kanya. Mabuti na lang at to the rescue naman ang mga bouncer nila. Sa klase ng trabaho nila ay hindi maiiwasang may manghipo sa kanila. Konting tuwad lang kung wala kang panloob ay makikitaan ka. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. Abala na ang iba niyang mga kasama sa trabaho sa pag-iikot. Nakita niya mga grupo ng kalalakihan sa isang paikot na mesa. Wala pang nag-aasi sa mga ito, kaya lumapit siya sa mga ito. Would you like something to drink, gentlemen? Tanong niya ng malakas na boses para marinig siya ng mga ito. Mukhang mga galing sa opisina dahil ang iba ay nakapang-opisina pa. Pinalapit siya ng isa, kaya bahagya siyang yumuko. Sure, anito. Pinagsilbihan niya ang mga ito at ibinigay niya mga kailangan nila at saka siya nag-ikot muli. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng order sa mga bagong dating nang mahagip ng mata niya ang kanilang boss na si Mr. Salvador Herrera na nag-iikot. Gwapo rin ito at malakas ang dating. Mabait din at matulungin sa mga empleyado nila. Ilang beses niya pa lang itong nakikita at nakakausap dahil hindi naman ito palagi dito sa branch, kundi sa main branch. Huli niya ito nakausap nang magpirmahan sila ng kontrata. Sobrang hiyang-hiya pa siya ng araw na iyon dahil sa pinasok niya. Baka ano pa ang iniisip nito sa kanya. Nilapitan siya ni Maya, isa sa mga kasama niyang waitress. Helena, gusto ka raw makausap ni boss, pumunta ka raw ng office niya. Alito sa kanya. Ngayon na ba? May ina-assist pa ako eh. Oo ngayon na, ako na bahala dito. Sige na, puntahan mo muna, baka importante ang sasabihin. Sige, salamat Maya. Aniya at saka pinasa ang hawak na tray kay Maya. Nakita niya ring nasa hagdan na ang boss nila paakyat. Tinungo niya ang daan papunta sa opisina ng boss nila. Medyo nakapagsiksikan pa siya sa mga tao dahil napakarami na nagsasayaw at nakatayong nagiinuman. Doon lang naman na maaari niyang daanan. Kailangan niya makipagsiksikan. Nang makalampas siya, ay sakalang siya nakahinga na maluwag. Pakiramdam niya kasi kanina ay parang magigiba ang dibdib niya nang maitapat siya sa bus ng DJ sa sobrang lakas ng tugtog. Umakyat siya sa taas kung saan naroon ang opisina. Hindi gaanong maingay sa second floor, di tulad sa ibaba. Kumatok muna siya bago pumasok. Pagpasok niya, ay nakita niya kaagad ang nakangiti at gwapong boss nila. Nakaupo ito sa upuan ng working table paharap sa kanya. Napakaganda ng office nito. Lalaking lalaki ang kulay at mga kagamitan ay hindi mo akalain na may ganitong office sa loob ng club. May sarili din itong billiard table sa loob ng minibar. Magandang gabi po sir, pinapatawag niyo raw po ako?
aniya dito at sa totoo lang ay nahihiya siya dito. Ngumiti ito sa kanya. Magandang gabi, halika, maupo ka. Agad naman siyang tumalima at saka naupo sa upuang nasa harap ng mesa nito. Thank you po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, sir? Magalang niyang tanong. May gusto lang akong itanong. Napalunok siya at bahagyang kinabahan. Ano po yun, sir? Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi kong nilabag ko ang kontratang pinirmahan natin? Are you going to sue me? Seryosong tanong nito. Naguguluhan siya. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? I want to be honest with you. I gave your information to Nathaniel and I thinks he likes you. Diretsahan itong sabi. Ho? Tanging nabigkas niya. Para siyang tinakasan ng dugo sa narinig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at biglang bumuhos ang agam-agam sa kanyang isipan. I'm sorry, Helena. You can sue me if you want. I admit, it was a mistake and I'm willing to take the consequences of my action. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Kasi po sa mga oras na to, natatakot po ako sa pwedeng mangyari. Kasi po hindi po alam ng mga taong nagtitiwala at tumutulong para alagaan ang anak ko na ganito ang pinasok ko. Wala po silang ideya, sir. Nagsinungaling po ako sa kanila na yung perang pinambayad namin sa hospital ay hindi galing sa isang kaibigan na nagmagandang loob na pahiramin ako. Hindi po nila alam na galing iyon sa binayad niyo sa akin. Pag-amin niya at gusto niyang maiyak pero pinigilan niya. I'm really sorry. Hindi ko alam na ganun pala. Nahabag nitong sabi. Opo, sir. Hindi ko naman po kayo idedemanda dahil lang doon. At saka kahit idemanda ko kayo ay wala naman akong laban. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sir, pwede mo bang kausapin niyo yung Nathaniel na huwag akong guluhin? Kasi po wala siyang mapapala sa isang tulad ko. Ganda lang po ang meron ako, pero wala nang ibang maipagmamalaki. Huwag niyo pong sayangin ang oras niya sa tulad ko. Masyado mo namang minamaliit ang sarili mo, Helena. Kilala ko ang kaibigan ko. Hindi naman siya magkaka-interes sa'yo kung wala siyang nakitang espesyal sa'yo. Kastigo nito sa kanya. Napayuko siya sa narinig. Eto na ang kinakakatakot niya. Ang magulo lalo ang buhay niya. Hindi niya naisip na mangyayari ito. Bakit niyo po ba sinasabi ito sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na gusto ka ng kaibigan ko. And anytime, soon, he will approach you. Believe me, hindi yun titigil hanggit hindi nakukuha ang gusto niya. Gusto ko maging handa ka. Napamaang siya sa sinabi ng boss. Hindi naman po siguro, sir. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili. Hindi pa ba? Inumpisahan na nga, diba? Anito sa kanya. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Hala, sir, natatakot na po talaga ako. Ano pong gagawin ko? Hindi po ako handa. Pwede niyo po bang kumbinsihin ng kaibigan niyo na huwag na lang? Siraan niyo po ako para ma-turn off at hindi ituloy ang balak niya kung meron man. Parang batang suhestyon niya. Natawa naman si Salvador sa sinabi niya. Napailing ito at mukhang aliw sa itsura niya habang naguguluhan. Hindi ko pwedeng gawin yon, Helena. Alam mo, sa mga taong umiibig, kahit pa maraming mali sa'yo, hindi nila makikita yon. Kasi nakafocus lang sila na mahalin ka. Kaya nilang tanggapin yung mga bagay na pangit sa'yo at hindi nila babaguhin yon. Kasi sa mata nila, lahat yon ay tama. Perfect, kumbaga. Napalabi na lang siya. Hugot ba yan, sir? Pasimpleng biro niya. Natawa naman ang boss niya. Loko ka din, no? Hindi yun hugot, no? Totoo yun. Diba nga sabi nila, love is blind? Ang corny naman ito. Komento niya sa isipan. Napakibit balikat siya. Ewan ko po, sir. Kasi wala akong alam sa love-love na yan. Never ko pa namang natry na magmahal. I mean, magmahal as boyfriend or girlfriend. No one, hindi niya na ituloy ang sasabihin. May tumawag na sa boss niya. Wait a minute, Helena. Wika nito sa kanya. Sinagot nito ang tawag. Naka-loudspeaker ang tawag. Ibig sabihin, gustong iparinig sa kanya. Dude, napatawag ka? Kailan balik mo?
malakas sa tanong ng amo niya. "Not sure yet. How is she, dude?" sabi sa kabilang linya. Napatingin siya sa boss niya na nakatingin din pala sa kanya. At may mga nakakalokong ngiti na naglalaro sa labi nito. Dumadagundong ang tibok ng kanyang puso at ramdam na ramdam niya iyon. "Oh well, she's perfectly fine. Actually, she is with me right now. Say hi to her." Tawang-tawang sabi nito sa kausap habang nakatingin sa kanya. May balak pa yatang mang-asar ito. Halos lumaki ang mata niya sa narinig. Hinintay niyang magsalita ito kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Hi babe," sabi nito sa baritonong boses. Eto na nga siya, walang iba kundi ang sinasabi nitong Nathaniel. Patay na Helena. Aniya sa kanyang sarili. Magmula ng araw na kinausap ng boss niya si Helena at marinig niya ang boses ni Nathaniel, ay hindi na nawala ang kaba sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay anumang oras ay sisiwalat na ang sekretong tinatago niya. Abala siya sa pagla-live selling nang pumasok si Nanay Esther at si Sheila. May mga dala silang merienda at mga lumang damit para ipaparepair kay Helena. Si Mia naman ay abala sa paglalaro. Sumenyas lang si Helena kila Sheila na maupo muna dahil sila ni RC ay tutok sa pagbebenta. Abala siya sa pagpiflex at si RC naman sa monitor ng mga comments. Tinulungan na rin sila ni Sheila bilang tagaabot sa mga item sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalive hanggang sa wala nang natira sa mga paninda niya. Inuna kasi nila ang mga upcycling clothes na gawa niya at inihuhuli ang mga beauty products. Karamihan sa mga miners niya ay mga dalaga na naghahanap ng abot-kayang presyo at mga mommies na nagtitipid. Marami na din siyang regular customer sa mga gawa niya. Kung minsan, sila mismo ang tumatawag sa kanya o text para magtanong kung may bago ba. Pagkatapos ng live selling, ay inayos muna nila ang mga items na namay ng mga customer niya. "Dami nating benta ngayon ah. Nakuha lahat ng upcycling mo," wika ni Sheila na nakaupo sa maliit na sofa sa bahay nila. "Oo nga eh, kaya dapat naipako na ang mga to nang maipadala ko na sa mga nag-confirm," sagot naman niya kay Sheila. "Mamaya nyo na ipagpatuluyan, kumain muna kayo. Abay, anong oras na Helena, RC? Hindi pa pa kayo gutom?" wika ni Nanay Esther. "Oo nga naman Helena, kumain na muna kayo. Tulungan na lang namin kayo mamaya para mabilis lang," sigunda naman ni Sheila. "Sige po Nay, ayusin ko lang po to sandali," sagot naman niya. Tumayo mula sa pagkakaupo si RC. "Kain muna tayo bes, kanina pa ako nagugutom." "Sige, mauna ka na, iayos ko lang tong mga labels, baka magkapalit-palit, susunod na ako." Hindi na nakapagsalita pa si RC, hinayaan niya si Helena. Kasamang pumasok nito si Sheila at si Aling Esther sa kusina. Nang matapos siya sa pag-aayos ng mga damit at mailagay sa box ng mga beauty products, ay nagpa siya muna siyang kumain. Tumayo siya at nag-inat-inat ng katawan. Medyo nangalay sa pagkakasalampak sa sahig. Papasok na siya sa kusina nang siya namang pumasok si Mia at Clara. Mukhang good mood ang dalawang bata dahil magkahawak kamay pa habang naglalakad. "O mabuti naman at nandito na kayo. Tara na sa kusina at magsikain kayo ng nilutong merienda ni Nanay Esther," aniya sa dalawang bata. "Opo mama, tara na Clara," tawag ni Mia sa anak ni Sheila. Hinila ni Mia si Clara pero nakipaghilahan din ito. "Sandali lang Mia, hindi mo pa sinasabi kay mama mo na may mamang naghahantay sa labas," paalala ni Clara. "Ay oo nga po pala mama, may naghahanap po sa iyo doon sa labas ng gate. Sabi ko maghintay siya sa labas kasi hindi namin siya kilala." Napakunot noo siya. Wala naman siyang inaasahang panauhin. Hindi pa man siya nag-book ng mga rider na maghahatid ng mga parcel niya. "Ah, ganun ba? O siya sige, pumasok na kayo sa kusina at maghugas ng kamay. Lalabasin ko muna kung sino yung sinasabi ninyo." Hinintay muna niyang makapasok sa kusina ang dalawang bata bago lumabas ng bahay. "Sino naman kaya ang sinasabi ng mga batang yun?" aniya sa sarili habang naglalakad at papalapit sa gate. At dahil hindi kataasan ang gate at bakod ang bahay nila
ay agad niyang natanaw ang isang itim na sasakyan sa mismong tapat ng gate nila. Tinted ang bintana nito kaya hindi niya makikita ang nasa loob ng kotse. Nagpalingaling nga siya sa paligid, nagbabaka sakaling makita ang taong tinutukoy ng anak niya. Pero wala siyang ibang makita maliban sa mga sasakyang dumadaan at mga ibang kapitbahay nilang nasa tindahan ni Aling Mercy. Hindi naman siya assuming para isiping ang may-ari ng sasakyang ito ang naghahanap sa kanya. Nang wala siyang makita ay tumalikod na siya at akmang babalik na sa loob, ngunit nagbaba ng bintana ang sasakyan sa tapat niya at tinawag ang kanyang pangalan. Helena! Bigla siyang nanginig at eto na nga ang araw na kinakatakutan niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita kung sino yun ay halos takasan na siya ng ulirat. Bigla rin pinagpawisan ang buo niyang katawan dahil sa nadaramang kaba. Nalalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa gwapong mukha na lalaking nakaupo sa loob ng sasakyan. Sir Nathaniel? Naiusal niya. Diyos ko Lord, dilubyo na ito, anong gagawin ko? Tanong niya sa nalilito niyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nakita niya itong bumaba at naglakad palapit sa kinatatayo niya. Gusto niyang kumaripas ng takbo, ngunit hindi niya magawa dahil nabato na siya sa kanyang kinatatayuan. Nag-init ang buo niyang mukha dahil hindi niya maiwasang maisip ang gabing pinagsaluhan nila. Pinagmasdan niya si Nathaniel. Nanunuyo ang lalamunan niya dahil pakiramdam niya ay nakakita siya ng artista. Para itong Hollywood actor na naglalakad, mukha itong kagalang-galang sa suot nitong pang-opisina. Matangkad ito na sa tantya niya ay nasa 6'2 ang taas. Napaka-perpekto ng mukha at napakalakas ng apil nito. Ang gaganda ng mata na parang nang aakit. Ang tangos ng ilong na masarap pisilin at ang labi nitong mapupula na masarap halikan. Halikan talaga Helena? Kastigo niya sa sarili. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito. Nahiya naman daw ang force niya dahil mas makinis pa yata ang balat nito kumpara sa kanya. Wala kang maipipintas dahil mukhang alagang aircon. Sakalang siya natauhan nang nasa tapat na niya ito. Hindi niya namalayan na sobra pala siyang nakatitig dito. Done checking me? Nakangisi nitong tanong. Napakurap-kurap siya at bahagyang umubo para malinis ang nagbabara niyang lalamunan. Sino po sila? Kunwari ay tanong niya. Eto na lang ang naisip niyang excuses, ang magpanggap na hindi niya ito kilala. Natawa ito at napailing. Seriously? Don't act as if you don't know me, babe. Anito habang nakapaskil ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Napangiwi siya sa sinabi nito at sa tawag sa kanya. Naiilang siya sa presensya ni Nathaniel dahil sa namamagitan sa kanila. Akala pa naman niya ay iisipin itong hindi siya kilala. After na nangyari sa inyo, hindi ka makikilala Helena. Kastigo niya sa sarili. Nagpalingaling nga siya sa paligid. Baka may makapansin na naman sa kanya at pagchismisin siya ng buong barangay nila. Walang pag-aatubiling, nilapitan niya si Nathaniel at pinagmasdan siya nito. Pakiramdam niya ay para siyang sorbetes na malulusaw sa paraan ng pagkatitig nito sa kanya. Ibang-iba ang pakiramdam niya gayong malapit ay nasa harap niya lang ito. Pilit niyang iniwas ang kanyang tingin. Sa mga oras na ito ay nais niya lamang nalamunin siya ng lupa. Ano pong sadya niyo sir? Kinakabahan niyang tanong. Wala naman, I just want to see you. Bakit? May magagalit ba? Anito sa kanya. Ano po sir? Hindi naman po sa ganon, kaso lang, nagtataka lang po ako bakit kayo naparito. Gayun tapos na po ang transaction ko kay Mr. Salvador. Nakalagay po kasi sa kontrata na once. Sobrang kaba niya habang sinasabi iyon. I don't care the contract. Hindi ako ang pumirma, kaya labas ako doon. Kung ano man ang usapan ninyo, sa inyong dalawa lang iyon. Putol nito sa sinasabi niya. Biglang lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa mga pinagsasabi nito at nadagdagan pa yon nang biglang tawagin ng kung sino ang pangalan niya. Helena anak, bakit ba dyan kayo nag-uusap ng bisita mo? Pumasok nga kayo dito sa loob.
tawag ni Nanay Esther mula sa pintuan ng bahay niya. Naglumikot ang mga mata niya at mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Nathaniel. Bahagyang natigilan ito at tiningnan ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito. "Sir, please, umalis na kayo. Wala pong alam ang pamilya ko sa nangyari sa atin," pakiusap niya rito. Bahagyang nagdilim ang aura ng mukha ni Nathaniel at mukhang hindi nito gusto ang pagtataboy niya. "Helena!" ulit na tawag ni Nanay Esther. "Opo, Nay. Aalis na daw po siya," pagsisinungaling niya. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya habang nakatingin siya sa mukha ni Nathaniel nang sinasabi iyon. "Parang awa niyo na po, sir. Umalis na po kayo. Alam niyo naman po ang numero ko. Magkita na lang po tayo para mag-usap. Huwag lang po dito," pagsusumamo niya. Huminga ng malalim si Nathaniel bago umatras ng dahan-dahan. Bahagyang nakahinga naman ng maluwag si Helena. Pinanood lang niya na sumakay ito ng sasakyan. "I will call you later," anito at kinakabahang tumango naman siya. Sinarado nito ang bintana at saka pinaharurot ang sasakyan nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya na pagkatapos ng araw na to ay mas gugulo pa ang buhay niya. Ang buong akala pa naman niya ay hindi magiging komplikado ang pinasok niya. Bahagya siyang nagulat nang itulak siya ni RC na nasa tabi na pala niya habang nakatanaw rito sa papalayong sasakyan. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya. "O, sino naman yun, Helena? Hindi mo man lang pinapasok?" tanong ni RC sa kanya. "Nakakagulat ka naman? Wala, nagtatanong lang ng direksyon. Nawawala yata," pagsisinungaling niya. Tinaasan lang siya ng kilay nito at mukhang tatarayan. "Nawawala pero hinahanap ka? Sige, mag-deny ka pa. Nagiging sinungaling ka din itong mga nakaraang araw ah. Akala mo hindi ko napapansin. Pinagbibigyan lang kita, Helena. Kung magsisinungaling ka, siguraduhin mong kapanipaniwala naman," sermon ito at saka naglakad pabalik sa loob ng bahay. Napabuntong hininga siya at napayuko sa mga narinig. Sobra siyang guilty. Hindi niya alam kung dapat na bang umamin siya ngayon habang wala pang ginagawa si Nathaniel. Kung ganun nga lang kadali na sabihin sa kanila ay ginawa na niya. Ilang sandali pa, sumunod na din siya kay RC sa loob. Nasa kusina pa rin ang mga ito at kumakain. "Kain na, anak!" aya ni Nanay Esther. Pinagsandok siya nito na makakain. Umupo siya sa silyang katabi ng anak. Inabot sa kanya ang platong may laman na pansit at puto. "Salamat po, Nay," at saka nginitian ang matanda. "O, asa na yung bisita mo, anak?" tanong ni Nanay Esther. Napalunok siya bago nagsalita. "Umuwi na po, Nay. Nagtatanong lang po." "Ah, ganun ba? O siya, kumain na muna kayo," sabi ng matanda. Tiningnan niya si Sheila na nakaupo sa kabilang banda ng mesa. Abala ito sa pagpapakain kay Clara. Walang ideya kung anong nangyari sa labas. Samantalang si RC naman ay nakairap sa kanya. Ramdam niya ang mga kahulugan, mapanuri at nang-uusig nitong mga tingin. "Gusto mo pa, anak?" kunwaring alok niya kay Mia para maibsan ang tensyon sa pagitan nila ni RC. Umiling si Mia. "Busog na po ako, mama. Kanina pa po akong kumakain. Ang tagal niyo po kasi sa labas," sagot nito sa kanya. Napalunok siya at kiming ngumiti. "Ganun ba?" "Oo nga naman, ang tagal mo sa labas. Sino ba yung naghahanap sa'yo?" sabi ni Clara at Mia artista raw. Sabat naman ni Sheila. Alanganin siya ngumiti. "Ano, nagtanong lang daw ng direksyon," sarkastikang singit ni RC sa sasabihin niya. Bigla pang may kung anong nagrambol sa tiyan niya nang dahil sa kaba. "Nawawala pero kilala ka? Hanap, Helena. Huwag ka nang magkaila, baka maliligaw mo na naman. Ayaw mo nang ipakilala sa amin," kantiyaw naman ni Sheila. Pilit niyang pinapakalma at mag-aktong normal sa harap nila. "Kaya nga, ang sabi ng dalawang bata, mukha raw artista eh. Huwag ka nang mahiya sa amin, anak. Kung may maliligaw ka, abay sige. Ang mahalaga dito sa bahay kaliligawan," sabi naman ni Nanay Esther. Pakaramdam niya ay nagkukulay kamatis na ang buo niyang mukha. Hindi niya masabi
na hindi ligaw ang pinunta na lalaki dito, kundi dahil sa nangyari sa kanila nito. Ewan ko ba dyan ay, todo dinay pa na maliligaw niya yung tao. Paniguradong sa lalaking yun din ang galing ang mga bulaklak nung nakaraang araw. Naiiritang sabi ni RC. Huwag mo na ngang itago sa amin, Helena. Okay na yan na may maliligaw ka namang gwapo. Kaysa naman dun sa maliligaw mong dito pinanganak na mayabang at may mga nanay na chismosa at matapobre. Segunda naman ni Sheila. Aba eh, kung hindi lang mayabang si Jake, gusto ko siya para sa'yo, Helena. Ang kaso, nagmana sa inang nagkatawang demonyo at masyadong mabunganga. Walang araw na hindi gumawa ng kwento. Sabat naman ni Nanay Esther. Natawa sila pare-pareho habang ang mga bata naman ay mistulang walang pakialam sa pinag-uusapan nila. Nauwi sa biruan ang pambubuking nila sa kanya, kaya kahit papaano ay kumalma ang tibok ng puso niya. Mukhang nabawasan din ang inis ni RC sa kanya dahil nakikisabay na rin ito sa pag-aalas ka sa kanya. Pagkatapos ng salusalo nila sa kusina ay nagtulungan silang nagligpit sa hindi naman kalakihang kusina nila. Si Aling Esther naman ay nagpaalam ng umuwi at isinama na ang mga apo. Marami siyang oras ngayon dahil araw ng pahinga niya at bukas. Abala siya sa paglalagay ng box sa mga orders nang biglang nagblink ang screen ng cellphone niya. Dinampot niya iyon at tiningnan ang mensahe. Biglang dating na naman ang kabasa kanyang dibdib. Deso Restaurant at 7:30 PM. Let's have dinner. Sabi lang sa mensahe. Hindi niya alam kung pupunta siya dahil sa ngayon ay gulong-gulo ang isipan niya. At kung pupunta man siya, ano naman ang ipapaalam niya sa kaibigang kayong alam nitong wala siyang pasok sa trabaho. Ano ba tong pinasok mong problema, Helena? Kastigo niya sa sarili.